Hello there, my fellow motorists. Do you encounter problems during traffic or vehicular accidents? Worried about the time so huge consumed in the investigation that at times marred your appointments the day the road accident happened? You don't need not worry much. The traffic accident reporting template known as TART is here now with us in the country. This is a revolutionary gadget for shortcutting your time in investigating or solving traffic or vehicular accidents that would really ease out your time in attending to disturbing and not at times circuitous process in investigation, wasting your time and money. The TART, an invention of a Filipino motorist himself and a retired member of the Philippine National Police, shares his ingenuity not solely for profit but as his legacy to the world of land transportation. You know, after almost three decades, retired police captain Francisco C. Palacio, who is a bona fide member of the Philippine Inventors of the Philippines, conceived this instrument which will be your friendly helping companion. Captain Palacio was still active in 1982 when he conceived the TART. This was known before as Belt Carrying Type Traffic Accident Reporting Kit, or BCT TART. This was a handy kit for the immediate sketching and reporting the traffic accidents. You know, a BCT TART evolved in the 30-piece traffic accident reporting kit, which was consisted of rubber stamps chemically molded to represent the most common traffic elements, such as vehicles, animals and pedestrians. Now, the TART, or the Traffic Accident Reporting Template, is born. Early in 2008, Mr. Palacio modified his invention to become the more handy, convenient and more useful model. He called it TART, or Traffic Accident Reporting Template. This registered anew with the intellectual property of the Philippines under UM Patent Number 2-2008-00492. The TART provides an efficient and more accurate sketching of traffic accident scenes through the use of template like the ones used by engineers and architects. TART is of translucent plastic material that bears figures of the common traffic elements. For easy sketching, traffic elements that are not represented in the template, such as very large vehicles, could be represented by images that closely resemble them. What is its use? Is it useful? The answer is yes. Delays in traffic accident sketching and reporting cause serious traffic jams and further delay in the arrival of traffic officers to assist in the accident scene and untangle traffic jams. Traffic enforcers called to the accident scene rely on their drawing skills in preparing the sketch, which consumes time. Such traditional traffic accident sketching and also reporting is also not accurate, specifically establishing a proper scale for the scene so that the record of critical measurements and dimensions can be preserved for later evaluation. TART is available right here at the outlets of Captain Palacio. But they are moving right now in order for our citizens, our compatriots, to know more the value in their daily life, especially the motorist. Why is this valuable as a companion? First, in case of traffic accident, the handy template could be used to immediately sketch the event in 3 to 8 minutes for immediate reporting, thus preventing prolonged traffic jams. Second, it provides an efficient and accurate sketch of traffic accident scenes for better evaluation by investigators to easily determine liability. Third, it ensures the production of more accurate evidence to speed up investigation and possible court proceedings. Fourth, it helps in ensuring a more professional and reliable police report and pertinent document for insurance purposes.
to a complete traffic accident report. It basically contains the sketch, the vehicle make and model, the plate numbers, names and license numbers of the drivers involved. Each involved driver should sign the accident report and be given a copy of the letter. The parties can then proceed to nearby traffic police station for the formal police report. If anyone refuses, write down his or her car registration number for the purpose of tracing him or her later. Captain Palacio will now come up with an explanation on the details of how the TART works. Here he is. Itong traffic template na ito, very handy. Ang traffic template nito, pag inyong ginamit ng both parties sa inyo, sa banggaan, ay kagad maalis sila within 3 to 8 minutes para maalis na ninyo ang inyong sasakyan sa gitna ng kalye at pwede na kayong mag-usap, claim na lang kayo sa inyong kanya-kanyang insurance. Napansin ko na itong pagbabagaan, parehong ayaw nilang alisin sa gitna ng kalye na nagbibigay ng masyadong grabe na traffic. At walang, kung dumating ang traffic enforcers, kaminsan ho, hindi, it delays ng 30 to 1 hour. Sila, pupunta pa sa headquarters pag makaka-delay sa both parties involved. Kaya halos tumatagal lang kalahating araw para masolve yung kanilang usapan tungkol sa aksidente. Samantala ho, kung ito gagamitin ng mga motorist, including motorist, itong TART, hindi na nila kailangan pang, kung ito yung mga aksidente lang na walang fatalities, hindi na kailangan pang maghintay pa sila ng traffic enforcers. At pwede na nilang pagkasunduin mag-claim na lang sa insurance. Meron akong format na pakikita ko na makuha lang nila yung plate number, make and model, license number, saka driver's name at signature ho nila, pwede na silang maghiwalay. At saka ho, at least two witnesses. Ang isa pang hindi ko gusto kong ipaliwanag sa mga motorist, kung sakaling hindi ito gagamitin, itong format na ito, at wala silang hindi pwedeng umalis ang isa dahil pwede siyang idemanda ng hit and run. Pero kung ito, itong format na ito sa traffic accident, ay mapipildapan at may sketch, pwede na sila, hindi pwedeng, dahil ito binding, pero sila nakaperma. At kung sakaling maayos na ito, mapildapan na nila itong format ng tungkol sa paggawa ng accident report, pwede na silang maghiwalay at bahala na ang kanilang insurance para mabadali at wala na silang kailangan pang magpunta pa sa headquarters o dahil abala, malaki pang gastos ang kanilang haharapin. Kung sakasakaling wala doon sa drawing yung walang uri ng sasakyan, makikita naman ninyo kung ano kahawig na siyang pwede ninyo gamitin. Hindi na ninyo kailangan pa na eksakto ng sasakyan. Gamitin na lang ninyo yung kahawig ng sasakyan. Kasi importante dito yung pag nagkaroon ng banggaan, yung posisyon ng dalawang sasakyan ang kailangan importante. Kung sinong dito madaling ma-determine kung sinong may fault o may liability, kung sino bumangga. Dito,
Nakikita ninyo yung tao, man o woman, isa lang ito. Meron tricycle, pedicab, horse, drone, carriage, bicycle, motorcycle, at hayop, annual. At makikita rin nyo yung compass, tinatag daw north, south, east, west, na pwede ninyong gamitin. At ito kung anong korte ng mga kalye o kung anong magagamit ninyo ang sign-sign ng traffic. Makikita ninyo, dito meron tinatawag na top view. Makikita ninyo yung mga sasakyan na ito, top view yan. Itong side na ito. Makikita ninyo, pag na binaliktad ko ito, makikita ninyo naka-slant. Pag binaliktad ko ng pag-drawing, makikita ninyo naka-overturn ito, naka-reverse, nakatihaya. Kahit na ito mga bicycle na ito, yung mga kuhan, makikita ninyo nakatihaya yan. Makikita ninyo itong mga sasakyang ito, ang pakanan, ang papuntang kanan, ano? Oo. Pero kung ang banggaan, alibawa yung papuntang kaliwa, babalik na rin wala ninyo itong template para may drawing. Oh. At saka makikita ninyo yung arrow ng van. Ang sukat makikita ninyo yung inches at saka millimeter sa tabi ng template. Ang masasabi ko lang nito, hindi kaya basta ng ordinaryong marunong na mag-drawing, mag-sketch. Kaya ito, uniform. Perfect na ho ito. You know, even as early as October 1995, the then busy TART, which is now the TART, after a demonstration, received a commendation from the Directorate for Research and Development in Camp Krami, Castle City. When it evolved into TARP, the kit, having complied with the required modifications, was further field tested by the Traffic Management Command and found to be an essential tool in investigating traffic accident case. This was evidenced by letters of commendations and endorsements from then Police Director General Recoredo Sarmiento, who endorsed TARP to former Secretary Rafael M. Alunan III of the Department of Interior and Local Government, and also some local government units and organizations like the Automobile Association of the Philippines, or AAP. Today, the essence of busy TARP and TARP remained and were encapsulated in the more convenient, handy, easy to use, and more accurate TARP. Pakikita ko po itong template. Itong template po. At mag-sketch po ako ng isang banggaan. Pakikita ko po sa inyo kung sandali ko lang itong sketchin ang position ng banggaan. Ho. Ito po, pakikita ko sa inyo ang position. Sandali-sandali lang. Isang minuto lang. Pakikita ko po sa inyo ang format ng paano paggawa ng sketching ng sketching reporto. Ito po, pakikita ko sa inyo yan. Nakikita ko ninyo ito yung vehicle 1 hanggang vehicle 4. Ha? Ang importante ko lang, makuha ninyo yung plate number, make and model, license number, driver's name,
at saka paper mahulagay dito. Ang ibig ito po ay matibay na matibay dahil ito ay binding. Wala na makakwestiyon kahit na sa police, sa piskalya, o sa sugado dahil nagkakasundo kayo. At makikita po ninyo at kukuha kayo ng at least 2 witnesses. Ito po, linyang yan ito. Kaya po nagtatagal ang ambanggaan po. Ayaw nilang alisin ang sasakyan sa gitna ng kalye dahil sa pag inaliso ng isang without this wala nito at walang konsente itong kabilang nabangga eh pwede ko kayong makasuhan ng natawag na yung hit and run. Pero pag ito po yung na-build up ninyo ito, na-complice ninyo ito, hindi na ninyo pwede kayong i-demanda ng kahit na sino. Dahil ito pong witnesses, itong witnesses nito, yan ang magsasabi sa inyo ng kay binding na. Ito pong vehicle number 1, ito ang tatawag na siyang victim. Mas malaki ang damage. Itong vehicle number 2, maari siyang nakabangga. O hanggang sa makuhan ho hanggang mapintapan kung 4 ang kuhan, ang nagbanggaan ho, basta importante ho na vehicle number 1 na sasakyan. The person to get in touch with is Captain Francisco C. Palacio, the inventor, who is also a criminologist. The website is www.tarttraffic.com. Our email is info@tarttraffic.com. Our address is at Suite 302, El Consing Building, at 440 Rizal Avenue, Grace Park, Caloocan City. Telephone numbers 442-5756, 364-0165, telefax number 366-7675. The cell phone number is 0917-522-9827. This is a warning for counterfeiters and pirates, producers, manufacturers, distributors, wholesalers, retailers, and even sidewalk vendors who deal in the pirated and counterfeit products are equally guilty in the eyes of the law. Violators will be prosecuted in the fullest extent of the law. Please report any violation to CAFS Trading at Suite 302, El Yongsing Building, 440 Rizal Avenue Extension, Grace Park, Caloocan City. Our telephone numbers are 442-5756, 364-0165, 366-7675, and our cell number is 0917-522-9827. Our inventor and criminologist, Captain Francisco C. Palacio, is a very active Rotarian. He was former president of the Rotary Club of Caloocan Monumento. Ang aking pong vision o pananaw ay malagay sa isip ng ating mga kababayan o mga motorist. Ang imbensyong ito ay makabubuti at makatutulong sa paglutas ng problema sa trapiko kung may mayroong banggaan. At ang aking mission ay matulungan ko ang ating mga kapos na walang hanap buhay na mga kababayan sa paglunsad ng aking invention.